So ayan, sa mga ayan, buwakan ng inay. Ado yung putang ina nyo. Kukinikinan nyo ha. So eto na, maglalaro tayo nitong Tolyon Mobile, isang MMORPG by Game Evil. So ayun na nga, at nandito tayo ngayon sa Taiwan region. At dinownload ko lang po ito sa Play Store. So ayan, tirahin na ito. At ayan, may sabog-sabog bulkan sila dito. The world. Tapos ayan, may dalawa silang alliance dito, itong Aegis at itong Bident, at ayan. Tapos dito sa character selection, sa kaliwa makikita mo yung class nila, tapos sa kanan naman ay yung kanila pong individual na mga pangalan. And yung dalawa pong alliance dito ay pare-parehas lang ng mga available na mga class. So ayan, meron lang tayong limang mga class dito, Warrior, itong Assassin. Tapos itong mage na loli ang itsura, ang cute-cute talaga ng mga nilalang na ito, tangina. Tapos, itong gunslinger, so ayan, ay putik apat lang pala ito, tapos ang malupit pa dito, gender lock siya mga lodi, so, maganda yun, straight lahat. So kahit gender lock lang siya, at least madami naman pwede makustomize sa character. So ayan, at ayan. At saka pala, 2018 pa po ito na release mga lodi, binibuisita lang natin ngayon. Tapos, ayan, may Kiki support group daw sila dito, aba wow, that's amazing. So ayan na nga at nasa isa tayong malaking airship, at ayan, atin na po itong lagpasan, teka bakit limang character sila dito? At ayan, ay grabe ang ganda naman ng graphics neto, umpisa pa lang mga lodi ay mapapawaw ka na kaagad, at ayan, nasa forest tayo mga lodi. So pumunta tayo sa inventory, at ayan, walang kalaman-laman, tapos tignan natin yung ating mail, at ayan, ang daming mga rewards sa mail natin sa may server, tiba-tiba mga lodi. Ang dami nating pampatigas. Makakadami tayo ng putok nito. Tapos ito pa, aba-aba makakadami tayo ng rounds nito. Tapos ayan, may ruby tayo dito na tinatawag itong kulay pula, ginagamit nila ito dito pang bili ng mga tulad nitong mga nasa kaliwa, so, susubukan muna natin dito sa equipments. At ayan, 10 kulay green, at isang blue. At ayan, auto-equip lang tayo, tapos ito naman, mag-zoom in lang tayo, so ayan, ang pogi-pogi po natin. So ito naman, pindutin itong crosshair at makikita mo dito ang content unlock sa quest at level. So kada quest na matatapos mo or level ay may ma-unlock ka na isa sa mga yan, madami yan. Tapos may reward sa baba, pindutin mo lang yung get. So ayan, kainin mo na. Tapos ayan yung map, nasa kanan sa taas, at ayan siya may area, may continent, may world, tapos may teleport. And ayan, nasa channel 1 lang tayo. So kada ganyan na maa-unlock mo, ay ituturo naman sa iyo kung paano. So, hindi ka na din dito mahihirapan lodi, kung paano yung ganito ganyan. So example itong pag-upgrade natin sa ating mga equipment, so combat power base tayo dito, CP base. At ayan, auto quest, auto pathing, and auto attack tayo dito mga lodi. Tapos may flight sila dito, magbabayad ka lang ng gold, and then yung malupit pa dito, ay dragon ang iyong masasakyan sa itaas, which is fucking nice, sarap ulit-ulitin. At ayan, tapos mayroon din tayo ditong libreng mga mounts. Tapos ayan, syempre uso din dito ang sumali ng guild mga lodi. Syempre pag may guild may donation. Tapos sa rankings, ayan pag malakas ka, masarap titigan yan. Tapos may awakening din pala dito.
So dito mo makikita yung mga activities ng mga players versus players. Tapos ayan, may party-party din dito mga lodi. So sad lang dahil sa matagal na itong laro na ito, hindi na siya dong ramdam yung party na ganito. Doon na lang sa mga kakilala mo. Iba kasi pag bagong release lang ng laro, yung dagsa ng player madami, at yung party ay palagi. Pucha, mauubos oras natin sa paliwanag. Tang ina action na tayo. Itong nasa baba mga pampatigas yan. Dagdag HP, dagdag attack or defense, basta mga ganun parang buffs ba. Tapos itong sa kanan may special skills, tapos mga skills tsaka talon and dodge, basta yun na yun. Tapos lahat dito halos may auto. At ayan, yung mga quest mga lodi. Ayan, main quest, daily quest, repeat quest, event, tapos yun na yun. Tapos ayan, talon-talon lang mga lodi at ang cute ng mount natin. Pasok tayo portal at may PK daw dito. Tapos ayan, nakikita po ninyo may pula na pangalan. Aba ayan na, sundan na natin at tsugiin natin. So may PK map tayo dito mga boss. Yes. At ayan, ay patay ko diha. Ang bilis-bilis naman yan. Hayop yan OMG. O packing. Shit. I'm dead mga lodi. One hit lang ako. Putik ng NA yan. Buisit ang layo ko. Babalik na naman ako doon. So ito yung map na yun guys, dito sa raid tapos field raid, tapos auto move sa baba, tapos ito naman mga lodi may mga iba't ibang costume din pala tayo dito sa damit at weapon, so yung gamit natin ngayon na costume sa weapon ay itong water gun. You can ask the Kiki supporters to collect material. Aba pucha, ganun pala yung Kiki. Tapos ayan mga lodi may PvP tayo dito. Iba't ibang klase may deathmatch, may team battle and more. At may oras lang po siya mga lodi kung kailan available. And kulang pa tayo ng level para ma-unlock lahat. So sa RVR yan matatagpo ang mga lodi. So team battle na lang po ipapakita ko sa inyo. At ayan. At ayan, kung mapapansin po ninyo iba-iba kami ng mga level. Parang pare-parehas naman at ang level 100 lahat tapos yung CP ko biglang talon sa 200k. Tapos ayan mga lodi, so naka-auto attack lang tayo dito. Ayoko kasing ma-stress masyado itong kamay ko. So pag naka-auto attack ka lang yata dito, ay pina-priority dito yung captain kasi nilagpasan ko lang yung isang kalaban. At ayan, patay. Tapos subukan natin kunin yung nasa gitna, at ayan, hindi ako lumiwanag so hindi ko pa masyadong magets itong mga lodi, pero for me okay yung team fight nila dito. Maganda siya and na-enjoy ko naman at gusto ko itong 5 versus 5 nila dito, dahil na din sa magaganda yung mga skills and yung graphics, yun nga lang pag naka-auto attack kasi dito. Ang hirap mag-dodge pagka ganito kasi ng mga PvP or PK mas maganda talaga pag naka-manual ka lang. Pag naka-auto kasi imbes na tatakbo ka or magda-dodge ay hinihila ng auto attack. Tapos ayan, sumubok naman tayo ng mga dungeon dito. So madami yan mga lodi, magsasample na lang tayo ng mga dungeons dito. Tapos may nabasa ako, may nakita ako na post na mayroon daw pong cheat dito tulad ng speed hack. So hindi ko alam if mayroon ba talagang cheat dito. Kung noon lang ba yun or hanggang ngayon ay mayroon pa rin ba? So ang gameplay ko po na nakikita ninyo ngayon ay ngayong April ng kasalukuyang taon lang po. At ayan pag nakakapatay ng boss dito, naggaganyan siya which is magandang tignan. Tsaka pag nasa mahirap tayong laban sa dungeon, sa PvP or sa PK, huwag kalimutan gumamit ng mga nasa baba yung mga pangpatigas natin. Malaking tulong yan sa mga stats natin. Para laging masarap ang laban mga lodi. At medyo napapansin ko dito parang mas madaming Pinoy ang nag-chat-chat dito. Mas madami nga ba ang Pinoy na naglalaro dito? Aba I don't know. Tapos ayan mga lodi isa na lang po at magkaka-wings na po tayo. Tapos ayan pag pinindot po ninyo sa kapwa player ayan po ang lalabas. So yung trade ay wala po. At ayan. Tapos biglang nabuisit ako. Tang ina.
na bad trip ako, dahil na-stock na ako dito sa Buwakan ng checking Sunday info na yan. Hayop na king inang yan. Hindi ko na tuloy makukuha yung aking wings dito. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng bago, level 1 mage, tapos gulat ko. Pumasok ang hayop na yan, so hindi ko maipaliwanag itong nangyayari na ito. Bakit yung level 29 ko ay na-stock na sa check ang sound info, habang okay naman pag gumawa ng bago, hay nako. Sayang isang step na lang sana at magkaka-wings na sana ako. So ayan mga lodi, nan dahil dito sa insidenteng ito ay hanggang dito na lang ang inabot ko. So maraming salamat mga lodi sa ayan.